Hello guys! Welcome again to Lucibel's channel. For today, isi-share ko naman sa inyo ang aking YouTube journey. Nag-start ako sa YT 2017. Wala akong alam about YouTube out of boredom dahil bagong lipat kami dito. Sabi nung anak ko, naiinip ako. Sabi niya, Ma, mag-YouTube ka na lang. Then sabi ko, hindi ako marunong. At ang cellphone ko yata that time, hindi ako sure kung Oppo or Samsung. Pero nagwa-watch ako ng YouTube. At ang alam ko, yun lang mga sikat ang may karapatan na mag-YouTube. So, madaling salita, nainganyo ako mag-upload sa YouTube. Hindi ko nga alam paano ako nakapag-upload. Kinapaka pa ko lang. So, yun nga yung garden ko muna, yung inumpisahan ko. Hindi ako nagbasa. Hindi ko alam na kailangan ng 1,000 subscribers. Hindi ko alam na kailangan ng 4,000 watch hour. Mga ganun ba? Ayun, eng-eng nga. At tama din, upload lang. Then, ayun na nga, nawiling. Hindi ko napapansin na may nanonood pala. Then, 2018, nag-upload ako ng tipid tips kung paano magpaputi ng naninilaw na damit. And also, yung product review, yung glutamine C. Hindi ko pa rin alam na kailangan mag-subscribe at kailangan ko pa rin ng watch hour. Doon sa views ko doon sa dalawang video, na-inspire ako mag-active sa YT. Kasi nga, ang akala ko, yung mga sikat lang at yung magaganda ang may karapatan sa YT world. And then, nakita ko na merong mga nagla-live. At yun nga, una kong napasukan. Ano ba itong nag-live na to? Una kong napasukan si Madam Katya Ben. At tinignan ko lang kung ano yung mga ginagawa nila. Nakigaya-gaya ko, tamsak, yung mga ganon. Kaya unang nakilala ko si Madam Katya Ben, hindi pa siya monedat. At yun nga, unti-unti habang tumatagal, na manatututunan ko na rin yung mga term sa YT world kahit mumurahin lang naman yung aking cellphone, hindi naman siya high-end. Cellphone lang po yung ginagamit ko. Hindi naman natin kailangan ng magagandang camera, yung mga mamahalin. Basta ang importante, yung ating content is may katuturan in the sense na informative, diba? Yung mga tutorials, yung mga DIY, yung mga ganyan, yung pagdating ng mga panahon, mayroong manonood at manonood ng ating mga videos. Then, January 2020, naglakas loob ako mag-first live stream kasi nga, camera shy ako. Kasi alam ko hindi ako maganda and marami nagpupos sa akin, mag-live ka na. And nakakatuwa na yung first live stream ko, yun na nga. Mga 25 agad yung nag-BG-BG sa akin. Hindi ko pa alam paano mag-live, tinuruan pa nila. Ayun, April 2020. So, hindi pa rin ako nagbabasa ng mga rules. So, nakikinig lang ako sa mga sinasabi ng mga live streamer. Ayun, ingat-ingat po tayo kasi meron ding mga live streamer na mali. Mali po yung kanilang mga sinasabi about YouTube. So, ang maisasuggest ko sa inyo na pakinggan nyo si Manong Bluetooth, si Cypher Vlogs, si Rod TV, yan yung mga. And also, syempre, wag nating kalimutan si Say My Name. Siya yung unang-unang idol ko, although hindi na siya active nowadays. Ayun. At yung maikwento ko lang guys, yung aking banana, tatlong beses po akong binawasan. Naka 1,000K na ako na banana. Pero yun nga,
nalalaglag. So, tatlong beses akong graduate ng 1K. Pinasok ko din, kay say my name ako, graduate ng 1K, siguro pumasok ko doon mas 900 plus. So, first and last na paangat program na pinasok ko. Actually, di naman din siya basta-basta paangat lang. Parang isang segment lang sa isang live stream niya yon. Parang tulong niya doon sa kanyang mga viewers. Pero ang needs niya noon is tutorial about YT and kung paano nyo mabuhay ang inyong mga kalooban at lumakas ang loob nyo sa pag-YT. Kasi sabi nga ni Say My Name, para sa lahat ang YT. Walang pinipili. Mayaman, mahirap, maganda, gwapo, magaling ka man o hindi. At ang pag-YT guys ay may kasamang swerte. Kasi kung minsan yung hindi mo inaasahan na i-upload mo ay magbabiral pala. Kaya wag po kayong panghinaan ng loob. Tuloy-tuloy lang. Ayun na nga. Eto na. Naka 4K na rin ako na watch hour. Pero bigla pong nilaglag sa 2.5. Hindi ko alam anong reason. Dahil wala namang pinapadalang email sa akin. Pwedeng masabi natin yung aking, kasi nakipag-watch to watch din po ako before dahil di nga ako nagbabasa, eh yun naman yung natututunan natin sa mga nagla-live stream, di ba? Mga watch to watch. So, nakipag-watch to watch din ako. Sa madalit salita, 2.5, nag-4,000 na naman si ako, but then, binagsak na naman po ako ng 3.5. So, nangina na loob ko kasi May na yun eh. Akala ko pa birthday sa akin yung YT, yung pagka-money ko, di ba? Imagine, 2017 pa ako, 2020 na yun. Ayun na nga, awa ng Diyos, tatlong beses din ako graduate ng 4,000. Ayun na nga, awa ng Diyos, 1 year na tayong as monetized channel. Ayun, kahit papano, marami na rin tayong natututunan about YT rules, guidelines, or YT rules, regulation, guidelines, whatever, bahala kayo dyan, ayun. At kailangan natin, maipapayo ko lang, alamin natin kung ano ba yung mga YT guidelines. Kailangan mag-explore tayo, magbasa, magbasa guys, magbasa. Huwag kayong pumari sa akin na di nagbabasa, tamad magbasa. Pag meron akong gustong alamin or question or narinig ko sa isang live streamer, PPM ko yan si Manong Bluetooth saka si Cypro. Ayan, sa kanila ako na kumbaga, sa kanila ko kiniklear bago ko paniwalaan yung isang bagay kung tama ba yung ganito at ganyan. Sa pag-YT, kailangan natin ng patience. Hindi naman kailangan sikat ka agad. Kasi maraming malalaking channel na napapanood ko. It takes years. 1 year, walang nanonood ng mga videos. Zero TV na ano ko yan. At talagang gusto niya na sanang sukuan. Pero yun nga, napayuhan siya ng kanyang love na tuloy lang. Ayun. Meron ding isang malaking channel, nakalimutan ko na ang pangalan. It takes 5 years, pero ngayon, malaking channel na siya. Kaya, yun na, pasensya, tiyaga-tiyaga, upload lang ng upload ng interesting videos, informative, ano pa ba, hindi natin kailangan ng mamahaling gadgets. Kung ano lang yung meron kayo, basta siguruduhin nyo lang na maraming magkaka-interest at syempre, kung same interest tayo, kumbaga, magkakaroon ka ng legit fans. Kasi kung yung ina-upload mo, interesado ako, aabangan nila yan. So, legit fans po ang kailangan nating hanapin. Ayun, kung minsan napapagod, oo, ako minsan parang
Mapapagod na ako, parang ayaw ko na. Pero sabi nga nila, pwedeng magpahinga, pero hindi hihinto. Pwedeng mapagod, pwedeng magpahinga, huwag ka lang hihinto. At yun lang guys, enjoy lang natin, enjoy lang ang buhay ng pagiging vlogger. Ayun, yun lang guys, and thank you for watching. Bye!